10 nakakadiring pagkain na hindi mo kayang kainin. Alright, welcome sa Karunungan PH! Ang pagkain ay isang bagay na nagbibigay ng sustansya sa tao. Ang sustansya na ito ay mahalagang sangkap na nagbibigay ng enerhiya, paglaki ng tao at sa lahat ng function ng katawan. Ang pagkain ay kabilang sa mga basic needs ng tao para makasurvive. Pero lingid sa iyong kaalaman na may mga pagkain na talagang hindi kakayanin ng sikmura mo. Mula sa langgam na inihahalo sa sabaw hanggang sa daga na ginagawang alak, alamin natin ang 10 nakakadiring pagkain na hindi mo kayang kainin. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang nakabisita sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ng notification bell para updated ka sa tuwing may video akong i-upload. Number 10, Cobra Heart, Vietnam. Ang pinaka-perpektong lugar na naghahain ng pagkaing ahas ay ang nayon ng Lemat. Matatagpuan ito 5 milya mula sa silangan ng Old Quarter Hanoi. Ang mga Vietnamese na nakatira sa Lemat ay nanghuhuli at nagsiserve na nito sa loob ng maraming henerasyon. Sa Snake Village ay dadalhin ka nila sa isang basement. Bibigyan ka nila ng opsyon na tingnan at pumili ng mga buhay na ahas na gusto mong ikonsumo. Pagkatapos ay maghihintay ka lamang ng hanggang 15 minuto para ma-dissect ng chef ang iyong ahas na napili. Kung saan ilalabas nila ang puso at palabnawin ito ng rice wine, lalagyan din ito ng kaunting dugo ng ahas. Pagkatapos nito, pwede mo na itong inumin kasama ang puso ng kobra na minsan ay tumitibok pa. Ang katawan din ng ahas ay kanilang binabalatan upang ma-serve sa kanilang customer. Naniniwala ang mga Vietnamese na ang pag-inom ng wine kasama ang puso ng ahas ay nagbibigay sa kanila ng lakas. Number 9, Locust, Israel. Noong 2003, ang malaking paglaganap ng locust o balang sa 20 bansa sa Northern Africa, Middle East, South Asia at North America ay nagdulot ito ng tinatayang $2.5 billion na pinsala sa mga pananim. Kaya naisip ng mga Israelis na gawin itong parte sa kanilang delicacy sa halip na maging problema ito sa kanilang pananim. Natutugunan nito ang maraming komunidad noong unang panahon. Dahil ang mga balang ay madali lamang lumubo ang populasyon, ay mainam ito pang ikonsumo. Naniniwala din sila na ang balang lamang ang tanging insekto na itinuturing na tamang pagkain na pinahihintulutan ng Panginoon. Ayon din sa pag-aaral, ang mga balang ay nagtataglay ng maraming nutrients na kinakailangan ng ating katawan. Ang eucalyptus na isang magarbong restaurant sa Jerusalem ay partikular na naghahain ito kasama sa kanilang menu. Number 8, Hakarl, Iceland. Kung pupunta ka sa Iceland at aalugin ka na kumain ng hakarl, ay kakayanin mo kaya ang amoy nito? Ito ay isang naaagnas na bangkay ng pating na sinasabing may matapang na amoy at parang ihi. Sa maniwala ka man o hindi, ang hakarl ay ang pambansang pagkain ng Iceland. Inimbento ito ng mga Vikings sa panahon na kailangan nilang magtipid ng mas maraming pagkain hanggat maaari. Kaya bumuo sila ng isang preservation technique na ginagamit pa rin hanggang ngayon. Ang mga Greenland shark ay lubhang nagtataglay ng lason na delikado para sa tao. Kaya ang ginawa nila ay ibinabaon nila ito sa ilalim ng mga bato at buhangin. Sa proseso na ito ay naaalis ang mga nakalalasong likido, ang uric acid at ang trimethylamine oxide. Ang laman ay iniiwan upang ma-ferment mula 6 hanggang 12 linggo at pagkatapos ay hinuhukay at isasabit upang matuyo sa loob ng ilang buwan. Kung iisipin mo na sa loob ng ilang buwan na nakaimbak ang karne, ito ay magbibigay ng hindi kaaya-ayang lasa at amoy. Kaya pinapayuhan ng mga turista na kung maglalakas loob silang tikman ito ay takpan ang kanilang ilong kung kakain. Ikaw, kung bibisita ka sa Iceland, kaya mo kayang kumain ng hakarl? Share mo naman sa amin ang opinion mo dyan sa baba ng video para alam din namin. Number 7, Shirako, Japan. Ang Shirako o nangangahulugang white children, ito ay kinukuha mula sa similya ng isda. Oo, tama ang narinig mo. Ito ay isa rin sa mga food delicacy na matatagpuan sa bansang Japan. Ang Shirako ay gawa sa mga sperm sac at seminal fluid ng mga lalaking isda. Ito ay may hugis na malaintestine at may malambot na texture.
Minsan ang mga shirako ay inaani mula sa iba pang mga uri ng isda tulad ng salmon o anglerfish. Kinakain ang shirako sa pamamaraang luto o hilaw. Ayon sa mga eksperto, ito ay nagtataglay ng protein at vitamin B. Ang delay kasi na ito ay inihahain sa ibabaw ng kanin, pinirito sa tempura butter, pwede rin inihaw o inilalagay sa ibabaw ng custard. Naniniwala ang mga Hapones na may anti-aging ang shirako. Number 6, Witchetty Grub, Australia. Ang Witchetty Grub ay ang larval stage ng isang malaking Cassid wood moths o uri ng gamugamo. Tinatawag din silang Widzori ng mga Adnyamatana o indigenous people sa central desert ng South Australia. Ang larva ay sumisipsip ng katas sa ugat ng Witchetty bush na hinuhukay naman ng mga Australian people upang gawing pagkain. Madalas itong kinakaing hilaw lalo na kung ito ay nasira o naputol kapag inaalis mula sa mga ugat ng puno. Pero sa marami pamamaraan ng pagkain, ito ay iniihaw sa ibabaw ng mga uling nang wala pang isang minuto. Ayon sa photojournalist na si Peter Menzel, ang lasa ng Witchetty grub kapag hilaw ay parang almond. Kapag ito naman ay naluto ng bahagya, ay lumulutang ang balat na parang inihaw na manok na may scrambled egg. Pero ang ulo nito ay hindi nakakain dahil naglalaman ito ng brown liquid na siyang kanyang defense mechanism. Number 5, Ptarmigan Sheet, Greenland. Kung nakasusuklam para sa iyo ang pagkain ng dumi, ay maaaring hindi mo magugustuhan ang pagkain na ito. Ang pagkain na ito ay kinuha mula sa dumi ng ibon. Oo, tama. Ang ptarmigan ay may limang uri ng subspecies. Sila ay karaniwang matatagpuan sa malalamig na lugar. Ang isang ptarmigan ay maaaring dumumi ng hanggang 50 beses sa isang spot lamang. Kaya ang kanilang ipot ay napakarami at madaling tipunin. Ang mga dumi nito na hugis pellet ay karaniwang niluluto sa rancid cell oil bago kainin. Kung minsan ay hinahaluan pa ito ng karni ng cell o sea lion at dugo. Ang pangunahing pagkain ng mga ibon na ito ay mga willow trees at birch plant na matatagpuan sa ilang bahagi ng Greenland. Tuwing winter season, ang perpektong panahon upang kumuha ng kanilang dumi dahil ito ay tuyo. Kapag mainit kasi ang panahon, ang kanilang dumi ay basa at hindi kaaya-ayang kainin. Ito ay naging parte na ng kanilang delicacy. Number 4, Hasma, China. Ang Hasma, kilala rin bilang Hashima, ay tanyag na panghimagas sa China. Naglalaman ito ng fatty tissues sa paligid ng fallopian tubes ng mga palaka. Pinatutuyo ito at kalaunan ay inihahalo sa sabaw. Ang mga palakang pinagkukunan nito ay karaniwang mga palaka ng damo sa Asia. Niluluto ito ng matamis na sabaw at hinahaluan ng jojoba plant, lotus seed, dried longan fruit at Asian pear. Bagamat walang katibayan ng mga benepisyo sa kalusugan, ang Hasma ay kadalasang ginagamit bilang isang tradisyonal na gamot para sa mga isyu sa paghinga, ulcer, at pagpapabuti ng kalidad ng balat. Number 3, White Ant Egg Soup, Laos. Sa unang tingin ay mukhang masarap itong tikman at humigop ng sabaw. Pero masasarapan ka pa kaya kung malalaman mo na ito ay galing pala sa itlog ng langgam? Oo, tama ang narinig mo. Isa sa mga hindi pangkaraniwang supa sa mundo ay ang White Ant's Egg Soup o karaniwang tinatawag na Gaing Kaimot Daing sa bansang Laos. Ito ay pinaghalong itlog ng langgam at bahagyang mga embryo mula sa puting langgam kasama ang ilang baby na langgam upang magdagdag ng asin. Nagpupugad ang mga langgam na ito sa mga puno ng mangga at niyog tuwing Abril at Mayo. Kung kaya ng sikmura mo ay matitikman mo ang lasa ng kakaibang delicacy na ito. Ayon sa mga nakatikim na nito, masarap at malinamnam daw ang lasa ng sabaw na parang hipon. Number 2, Jibachi Senbei, Japan. Ang Jibachi Senbei o kilala din sa tawag na Wasp Rice Cracker ay ginawa sa bayan ng Umichi, mga 200 kilometers mula sa hilagang kanluran ng Tokyo. Sa unang tingin ay parang normal lamang itong cookies o piraso ng biskuit. Pero titigan mo muna itong maigi bago mo isubo sa iyong bibig. Dahil ang biskuit na ito ay naglalaman ng mga Black Dagger Wasp na malinaw sa mata. Nagsimula ito nang may isang grupo sa Japan na mahilig sa Dagger Wasp hanggang kalaunan ay naisip nila na makipag-brainstorm sa isang lokal na gumawa ng isang biskuit at pagandahin ito. Kaya gumawa sila ng isang uri ng biskuit na nilagyan ng Dagger Wasp mula noon. Itinuturin na ito bilang regular na pangmeryenda. Sinasabing ang Jibachi Senbei ay naglalaman ng 81% na protein. Hindi mo talaga mai-imagine na ngumunguya ka pala ng bubuyog. Number 1,
Baby Mouse Wine. Isa pang kakaibang specialty sa China ay ang mouse wine na ginawa sa pamamagitan ng paglalagay ng rice wine sa mga baby mice. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglalagay ng mga buhay na baby mice bilang pangunahing sangkap. Ang bagong panganak na daga ay isinilid sa bote at hayaan silang ma-ferment ng halos isang taon. Ito ay itinuturing na isang tanik sa kalusugan o isang partikular na mabisang lunas para sa hika, pati na rin sa mga sakit sa atay. Sinasabing ang lasa nito ay maihahalin tulad sa gasolina. Matapos inumin ang wine, madalas na kinakain din ang mga daga. Ibang klase. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag mo namang kalimutang mag-iwan ng like at subscribe. At i-share mo na rin upang mas marami pa ang makakapanood. Ikaw, kaya mo bang kainin ang mga pagkain na ito? Saan sa mga pagkain ito ang labis na nakakadiri para sa iyo? I-share mo naman sa amin ang opinion mo dyan sa comment section. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Dito lang sa channel na magbibigay sa iyo ng karunungan tungkol sa mga bagay-bagay. Hanggang sa susunod.